Sa video na ito, pag-uusapan natin paano nga ba mapalago ng mas mabilis ang perang pinaghirapan mo. Ano yung sikreto? At ito na yung ginagamit ng mga mayayaman. At ito rin ang natutunan ko way back 2015 at ginagamit ko. Kaya naman, panoorin ang video na ito hanggang sa dulo dahil ipinaliwanag ko dito nang mabuti kung paano nga ba mapapalago ang perang pinaghirapan mo nang mas mabilis, safe at legit. This video. Thank you so much. Welcome sa ating channel kung saan ingatan at palaguin ang perang pinaghirapan. Ako nga pala si SP Maristela Banaag, isa po akong single mom, OFW, and financial educator. By the way, kung hindi ka pa nakaka-subscribe, aba, hit the notification bell and subscribe now na! So ano nga ba yung rule of 72 o yung power of compounding interest? Paano ito nagwo-work? So ibig sabihin, kung gusto mong malaman kung gaano kabilis ang iyong pera magdodoble, i-divide mo lang ang 72 sa iyong inaasahang average annual interest rate. Ang sagot na matatanggap mo ay magpapakita kung ilang taon bago magdoble ang iyong investment. So, bigyan kita ng halimbawa. Okay. Halimbawa dito sa banko, di ba, usually nagbibigay na 1% interest rate per annum. 72 divided by 1 equals 72 years. Ibig sabihin, every 72 years, magdodoble ang pera mo. Halimbawa, ikaw ay 20 years old. Okay? May 100,000 ka. Kapag na-reach mo yung 92 years old, alright, saka pa magdodoble yung pera mo, magiging 200,000 pesos. Ang tanong, buhay ka pa kaya niyan? May value pa kaya yung 200,000 pesos mo? May enjoy mo pa kaya ang 200,000 pesos mo? Malamang na hindi na. So, kaya ang rule of 72 ay isang formula, isang tool para malaman mo kailan nga ba magdodoble ang pera mo. Ilang taon, di ba, na magdodoble yung pera mo. Halimbawa naman, dito sa isang investment facility na nagbibigay ng 4%. So, tingnan natin, 72 divided by 4 equals 18 years. Ibig sabihin, every 18 years, magdodoble yung pera mo. Kung ikaw ay 20 years old, na meron kang 100,000, so, kapag na-reach mo 38, may 200,000 ka na. How about kapag na-reach mo ang 56 years old, meron kang 400,000. Tanong, okay na ba yan sa'yo, yung 400,000, when you reach 56 years old? Okay? What if meron palang investment facility na nagbibigay na 12% interest rate per annum? Okay, so tingnan natin kung ilang taon magdodoble yung pera mo, ha? 72 divided by 12 equals 6 years. Ibig sabihin, every 6 years, magdodoble ang pera mo. Kung ikaw ay 20 years old, diba? May 100,000 ka. Tingnan natin, when you reach 26 years old, yung 100,000 mo magiging 200,000. And then, kapag na-reach mo ang 56 years old, meron ka 6.4 million pesos. Diba ang laki ng gap? Almost 16 times yung laki ng gap na kung may investment facility na magbibigay sa'yo ng 12%, eh, doon mo na ilagay yung pera mo. Tapos, ang ikli pa ng panahon ng paghihintay mo, every 6 years, dodoble yung pera mo. Kasi depende nga yan sa interest rate per year. Okay? Kung sa'yo, kung mayroon akong isi-share sa'yo na investment facility na magbibigay ng ganitong interest rate, igagrab mo ba? Pag-aaralan mo ba? Magbibigay ka ba ng konting oras para alamin ng mabuti na meron palang investment facility na posibleng magbigay ng ganitong interest rate kaysa nakatago sa banko, kaya naman kaysa nakalagay doon sa 4% investment facility, why not ilagay mo na dito sa 12%? Sayang yung pera mo, sayang yung panahon, di ba? Kasi nga, sabi nga, time is gold. Okay. At unawain mabuti kung saang financial instrument ka mag-i-invest ng perang pinaghirapan mo. Kaling lang sa pagpili ng mga investment facilities na paglalagakan mo ng pera. Number 1, maging maingat. Number 2,
Alamin ang risk tolerance mo, hindi lahat ng investment ay pareho ng level ng risk, kaya dapat itong mga tagma sa iyong comfort level. Number 3, huwag ilalagay lahat ang mga itlog o kaya pera sa isang basket. Ang diversification ay isang paraan para ma-mitigate ang risk sa pamamagitan ng pagkakaroon ng iba't ibang uri ng investment. Number 4, huwag mag-atubiling kumonsulta sa financial advisor or expert bago mag-decide. Ang kanilang gabay ay makakatulong sa masusing pagsusuri ng investment options. Ang rule of 72 ay isang simpleng formula na nagbibigay sa atin ng idea kung gaano nga ba kabilis magdodoble ang ating pera base sa average annual interest rate ng ating pera. Mahalaga ito sa isang financial planning at goal settings, lalo na kung nais nating malaman kung gaano kabilis maabot ang ating mga financial goal at mga pangarap. Kaya maliban sa sipag tiyaga, ang Rule of 72 ay isang magandang tool para sa ating mga nag-i-invest para mas maunawaan natin kung gaano kabilis at maaaring lumago ang ating pera. So maraming salamat sa pagtutok sa ating video. Kung natutunan mo ang kahit isang bagay, huwag mag-atubiling mag-like, share, at comment at mag-subscribe na rin sa ating channel para sa iba pang mga educational na content. Kung may tanong ka o gusto mong magbigay ng feedback, huwag kang mahiya. Comment sa ibaba ng video na ito. Gusto naming marinig ang inyong mga insights. Para sa karagdagang kaalaman, i-message mo ako para maka-attend ka ng aming free webinar tungkol sa investing, savings, and usapang financial. Sa paggamit ng Rule of 72 at pagpili ng tamang investment, nararapat lamang na maging maingat at maging responsableng investor. Salamat sa pagtutok at mag-ingat kayo palagi sa inyong financial journey. Thank you so much. God bless you.